Kyrie Irving mga idol, mukhang nagsisisi na iniwan niya itong si LeBron James sa Cavaliers noong taong 2017. Ayon niya sa kanyang pahayag, kung may maturity lang daw siya dati gagaya ng ngayon at pagkakaintindi sa kanyang sarili, siguradong sigurado daw na mananalo pa ng maraming championship itong team ng Cavaliers. Ang pinapalabas nga ni Kyrie Irving sa pahayag na ito mga idol ay hindi nga siya aalis sa team ng Cavaliers noong 2017 para lamang sa kanyang dahilan na gusto niya nga daw magkaroon ng bagong experience at gusto niyang maging number one option. At nakita naman natin mga idol ang resulta. Matapos ngang iwan ni Kyrie Irving sa LeBron at ang Cavaliers ay hindi na nga masyadong maganda ang kanyang playoff run. Hindi pa nga siya umaabot miski sa conference finals man lang. Kaya nga't parang ang lumalabas sa pahayag na ito ni Kyrie Irving mga idol, nagsisisi nga siya na iniwan niya ang Cavaliers noong 2017. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba kapag itong si Kyrie ay hindi umalis sa Cavaliers ay ilang championship sa tingin nyo ang mapapanalunan nila? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin ang game plan neto ni Steve Kerr pagdating kay Luka Doncic at sa buong team nga ng Dallas Mavericks. Sabi niya ay may similarity nga daw mga idol ang team ng Dallas ngayon at pati na rin ang 2018 Rockets kung saan kinaharap nga nila si James Harden na sobrang focus nga lang sa kanya ang bola. Dagdag pa ni Steve Kerr na meron nga daw 3 playmakers itong Dallas, si Luka, si Dinwiddie at pati na rin si Bronson. At sinabi niya pa nga mga idol, ang kailangan gawin nitong Warriors sa depensa ay stay in front of Luka Doncic. Pero kapag nalampasan nga daw ni Luka ang kanilang depensa, ay aasa nga daw sila sa kanilang help defense. Very tough nga daw ang magiging matchup dahil matalinong player itong si Doncic at maraming moves at counter moves na pwedeng gamitin. Big challenge nga daw talaga itong team ng Dallas Mavericks. Pero anyways mga idol, ano ba sa tingin nyo ang magandang gawin na itong Golden State para mas slow down man lang itong si Luka Doncic sa opensa? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin ang balita kay Damian Lillard at sa team ng Milwaukee Bucks. Natanong si Lillard mga idol kung sino ba nga daw player ang gusto niyang makasama sa title run, sa championship run. Ang kanyang sagot mga idol ay walang iba kung hindi si Giannis Antetokounmpo. Kaya nga mga idol dito nag-spark ang mga rumors, baka interesadong sumali si Lillard dito sa team ng Milwaukee at siguradong malaki ang matutulong niya kay Giannis. Sa wakas ay magkakaroon na nga rin ng bonafide superstar na teammate etong si Giannis. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Maganda mga mapunta etong si Damian Lillard na nag-struggle sa Portland sa team ng Milwaukee para magabol ng championship? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!